1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan mga brother, hindi na tayo magsasayang ng oras, di ba? Gusto na natin makita ano bang mangyari. So now we are heading for our draft picks, mga brother. Ang ating first pick would be Team Synchronized. And then second pick would be King Lang Kid sa Gapo. So ito, mga brother, nagtapat na sila ng best of 3 series one time. Yun yung may issue na nagkaroon game 2. Hindi natin alam kung sino talaga dapat nanalo doon, pero nanalo ang King Lang Kid sa Gapo dahil nawalan tayo ng internet connection. So thank you. Salamat Shopee, salamat Converge. Yun na nangyari doon. So game 3 na take naman bigla ng King Lang Kid sa Gapo. So napunta sa lower bracket ang ating Team Synchronized. So yun ang nangyari mga brother, hindi nagban, I don't know why. 'Di ba? Baka naglag, baka nagrecon. So sabi ko game na, 'di ba? Sabi na game na lahat. So ayun kung nangyari. Okay, strategy rin. So yan mga brother. Then, nasa upper bracket natira naman ang King Lang Kid sa Gapo. Kaso nga lang, nalaglag sila ng Team Imba Zambales sa sobrang lakas ng ang lakas mga brother ng All-Star team ng Gapo doon na naghihintay sa ating upper bracket. So yan, sila waiting lang, relax lang mga brother. Tingnan natin anong strategy ang gagawin itong parehas. Kasi nagtapat na sila. Alam na nila ang gameplay ng bawat isa so far. Meron na silang background. Meron na silang feel sa galaw ng bawat isa. Ito na lang. It will boil down sa draft picking. Sa magiging rotation. Is it a 1-3-1? Is it a 1-2-2? Counter picking na lang. Yun na lang mga brother. Magiging ano na lang yan. High IQ gameplay ang kailangan dito. So, yan. Kaja ban, Claude ban, PNK ban. Meron pa tayo. Johid kahapon ang pinrayo nila. Doon sila natalo, men. Hindi ko alam kung bakit na priority Johid. Pero, eto meron tayong Kufra, meron tayong Atlas. We all know high use is good when using Atlas, mga brother. And then, we still have offlaners. We still have Esmeralda open, mga brother. Kung si Brother Supremo to, hindi niya pakakawalan to for sure. Yan. Shout out brother Archie Del Mundo, shout out brother Elmer Laroa the second. Maraming salamat sa 25 stars, Ma'am Missy Lim. Alam na this talo na. Hindi naman, grabe ka naman. Kayang-kaya mo yan, Madam Missy. Go for the gold, 'di ba? Ika nga. Diba? Ano, mas itong pinakamasarap na tournament, yung Jowa Goals, 'di ba? Eh ang pinakamaganda, Kissy and Missy combination. Kissy and Missy connection. So Rogbu picking first the team synchronized, prioritize Yuzong, maganda yan. Pero Esmeralda is open mga brother. Yan ang sinasabi ko, diba? So I'm guessing it's either 1-2-2 pero kung 1-3-1-2 dalawang sustain side lane sila mga brother. Now they picked off the Uranus. Pero knowing mga brother, knowing the team King Lang Kid sa Gapo, they always go for 1-3-1. One time na sila nag 1-2-2, it's against Synchronized din sa game 3. So yun, nag 1-2-2 sila. Esmeralda, ay hindi, 1-3-1 pa rin. Pero ay hindi, oo, lahat ng laro nila. Almost mga brother, lahat ng laro nila 1-3-1. So yan mga brother, we have Johet pick off kasi baka maban. We still have tanks mga brother, they can go for the Atlas. Ah, but they went for the Louie ah. We all know Wendell mga brother. Nakita nyo Wendell with a dominating play yesterday against Inferno Esports using the Louie. So yan, I wouldn't doubt Wendell using the Louie and prioritizing Louie. Pero I guess marami pang hero, mga brother. We still have Parsa. Ang dami pang support. Valir. Pero crowd control. Maganda ang bigay ng Louie, mga brother. With the yin and yang. Pero ito, Hellcurt is open. Hellcurt has been picked. Knowing them, mga brother, Team Kisi. First game nila naalala ko, it was a 1-3-1 funnel Hellcurt. So yan, possible yung mga brother. We still have tanks open. Pwede nilang i-ban ang Kufra dito or Atlas yan. Then they can also ban here sa kabila ang Kufra. Alam mo yun? Kasi wala pang tank both teams. And we still, maiiwan na lang doon would be Grak and Hylos na meta tanks. So tingnan natin ang gagawin. Shout out sa brother Gio Sanchez. Shout out sa brother Justin Mendoza. Shout out sa brother John G. Tuason. What's up sa inyo mga brother? Share nyo lang yung live mga brother ha. Shout out sa brother Gio Sanchez all the way from Ontario, Canada. Team Synchronized siya. Love you brother. Ingat ka dyan. Share mo na yung live, di ba? Ayan, tignan natin mga... Ano lang ito ha? So ban would be the Valir. So okay na rin. Maganda yung ban niya. Pero ito, pwede makuha ng kabila is the Kufra for setups and crowd controls. Now, pero meron tayong Hylos, meron tayong Grak. So wala masyadong kapapagdating sa tank. Depend...
Pero ang problema doon is may crowd control na binibigay ang isang Kufra. So tingnan natin. Oh, so they went for the Angela. Maganda. Ah, so I know this will be used by Ma'am Missy. Ma'am Missy is the support of Team King lang kit sa Gapo. I'm pretty sure of that, mga brother. Kasi nakakalaro ko rin niya si Missy and Casey. Is either si Ma'am Missy, support si Ma'am Missy Estes, BNK, no. Now, Harit is being prospect picked by Team Synchronized, which is good. Plus, we have a very high sustain tank, mga brother. Hylos has been picked. They can go for the Grak, mga brother. Pwede yan. Pero I would go for... Kaso mahirap kasi pag nag-Kufra ka, malakas din against the Kufra is the Johed, no? Alam mo yung pagmasok si Kufra, isang ejector lang yan, sayang na lahat, no? So, depende kung paano na lang ma-initiate yung labanan. Pero to mga brother, nakita natin na this is a funnel carry and a funnel helcurt, mga brother. So ayan, labanan ng 1-3-1 to. Sino nga mas maganda ang rotation? Doon na magkakatalo yan. Pero ito, so we have here, well, this is very known by Team King lang cute sa Gapo. Not using any tank. So they went for two supports. We have X-Borg support and then the Angela support. Tignan natin mga brother, anong mangyayari. I'm so very excited. So now, let me just introduce both teams mga brother. On the blue side, we have the Team Synchronized. Wendell for the Louie, Rogbu for the Yuzong, Hi-Hi for the Hylos, Rinka for the Johed, and Leo for the Kari. Now, on the red side mga brother, we have Team King Langkit sa Gapo, Kissy for the Esmeralda, Missy for the Angela, Kurt for the Uranus, Liam for the X-Borg, and King Cutie Forever for the Helger. So this is a revenge match for Team Synchronized dahil tinalo sila, nilaglag sila sa lower bracket nitong Team King lang sa Gapo. So tignan natin kung magpe-prevail ang Team Synchronized or will history repeat itself at manalo ulit ang King lang sa Gapo and go to the upper bracket, which Team Imba Zambales is waiting. So that is a best of 5 series pagdating sa Grand Finals, mga brother. Nandun lang sila, nagkukuyakoy lang, mga brother. Perang-pera na ang mga yon. Gusto na nila iuwi ang 7,000, mga brother, no? Yan. Guys, share nyo lang yung live. Marami pang gameplay na maganda. Abangan nyo to, supportahan nyo yung team nyo. Let's now move to the land of LOL. I don't. Shout out sa buong Brotherhood Nation dyan. Now, tingnan natin, mga brother. Ito, very, alam ko magiging passive lang siya. So 1-2-2. So this is a 1-2-2 setup. O nga, di ko napansin naka-retry nga pala si Esmeralda, which is used by Kisi. Pero ito, this is a 1-2-2 setup. Helcurt as a red buff, banda mga brother Liam, trying to just poke the three members of Team Synchronized. But the only priority here is to just clear the lanes, mga brother. So this is a 1-2-2 also mid lane Yuzong, mga brother. So this is a 1-2-2 unorthodox, mga brother, na 1-2-2 on both teams, mga brother. And then, on the side of na, kasi usually like mid lane, mga brother. O baka early setup lang to, mga brother. So now, early invade coming from the Team Synchronized, pero hindi, mission failed ang kanilang invade, mga brother. Ito, ni-steal na lang ang Little Wanderer dito ng Team Synchronized. So, King Cutie Forever is just, is being cautious, mga brother. So ito, 1-3-1 pa rin pala ang setup, mga brother. Rogue going on the top lane. Kinuha lang niya yung mid lane, mga brother. Sobrang tahimik lang to, very passive. Alam ko sa early game ito, sa bottom lane, medyo mahihirapan dito si Brother Kurt. Pero mamaya mid game, mga brother, mahihirapan na dyan si Brother Johed. So depende kung makaka-item ka agad ng Blade of Heptasis para maramdaman agad ni Uranus. Pero mid game, mga brother, panigurado yan. Rinka trying to be aggressive, 1v1 with a grade 1 against Kurt. Pero wala, mga brother, naramdaman ni Brother Rinka ang sakit ng stacks ng first kill dito ni Brother Uranus. So Kurt, now just going to the brushes and just clearing the wave. Then Esmeralda took the crab on the bottom lane. Then may available pa tayong crab on the top lane, mga brother. So now, they will just go for the objectives. Missy and King Cutie Forever, medyo delikado. Huwag na sila dyan mag-move forward, nakaramdam naman. So tamang back out na lang. So bottom lane, masama ang plano dito ni Brother Kurt, Casey, tas together with the X-Borg. X-Borg just trying to steal the neutral, mga brother. Now, Rinka is in a dangerous position, mga brother, dahil nasa likod, napapalikuran siya dyan ng ibang team, ibang players from Team
king lang cute sa Gapo. Pero ito Lewin, parang masyadong malalim. Dapat mga nag-check brush dito. Pero hindi niya naman kasi alam din. Pero grabe nga naman. Tignan mo naman ang crowd control coming from Brother Wendell. And we all know Wendell being very good at using Louie, mga brother. Ito, tignan natin ang rotation dito. Wala pa masyadong rotation na nagagana pa. So far, Liam checking the brushes. Pero the second skill from Brother Hi-Hi, wala lang, mga brother. Ito yung sinasabi ko kung crowd control coming from Brother Wendell using the Louie. Masakit yan, mga brother. Top lane is being sustained and well played dito. I will commend Brother Rogue for sustaining the lane against an Angela and a Hellcurt. So mahirap yan, mga brother, actually. So Liam being poked out here by Brother Hi-Hi. So nagpapalitan na sila, nagtitrade na sila ng damage here. Brother Rinka trying to be aggressive. Titignan niya kung ma-invade niya ba ang blue buff. Pero meron yan. Ni-reset niya lang pero merong retrain. Dark Knight Force being popped out, mga brother. Brother Kurt medyo delikato pumasok dito. Falling start, mga brother. Kissy, so aggressive on the backlist. Pero Rinka trying to back out. Back out na si Rinka, mga brother. Naiwan na dito. Pero to si King Cutie pero ever makaka-take pa ata, mga brother. First blood coming from my ex-boy. And then patay rin in exchange dito. Brother Rinka taking down Brother Kurt. So that is a 1-for-1 trade pero hindi pala. Kasi si 2-for-1 trade pero patay rin natin si Brother King Cutie forever. Si Ma'am Missy Purify just to get out, mga brother. Shenron now being popped out, mga brother. Pero ito ang ganda ng ejector doon ni Brother Rinka. Rinka trying to kill. And napatay ni Brother Wendell. Si Ma'am Missy. Ito si Brother Leah trying to back up the clash, mga brother. Last Insanity being popped out. Brother Rogue trying to sustain the lane. Pero grabe nga naman ang regen. Kissy wala siyang mana, mga brother. Hindi niya na ma-sustain ang kanyang ang bawal clash, mga brother. Pero back out na lang. Lamang doon sa clash na yon ang team Synchronized. Grabe, mga brother. Palitan, trade for trade, pero lamang doon sa nangyari ang team Synchronized. And pagdating naman sa gold, it's just a 200 peso difference, mga 200 gold, 200 peso ang puta. 200 gold difference sa mga brother. Leo is very silent. Farming, mga brothers, with a 0-1-2. Yun nga lang masama kasi syempre, may death na siya. That is one bad news on the side of Synchronized. Since siya ang final, mga brother, and nakaka-take ay ang iba. Si Rinka, at least, masakit yan with the high and dry dash. Huwag ka makipag 1v1 dyan. So may additional damage yan. Now we have here Casey trying to steal the crab. Pero ito, ang ganda. Yan ang sinasabi ko sa inyo na crowd control. Yan na niyang skills coming from our Wendell. So ito, we have Rinka and Hi-Hi. Stand coming from Hi-Hi, mga brother. Pero si Rinka walang ejector, mga brother. Pumasok again! Ang ganda na falling star moon doon, mga brother. Pero ito si Brother Kurt. Dark Knight Falls being popped out, mga brother. Just to eliminate the turret on the top lane. Pero ito sa bottom lane, maraming nangyari. Pumasok din si Brother Rogue. Rogue medyo delikato. Meron mo siyang Shenron, mga brother. Ito, 1v2, mga brother. Grabe yung regen. Pero sana naman may sirap-harapan. Walang magagawa doon si Brother Rogue. Back out na lang si Brother Hellcurt. Wala siyang poison stick sa stack. Alis na lang. Tamang basag na lang. Objective taken sa top lane, mga brother. Wala pa dito nakukuha objective ang ating team Synchronized. So far, mga brother, lamang man sa kills ang ating team Synchronized. Lamang naman dito pagdating sa pera ang ating team King lang kit sa Gapo. So this is an equal game, mga brother. So tingnan natin anong mangyari. Nagbabalak dito. Nakikita nyo sa map na mag-S dito ang ating Luya. Pero ito lahat, apat to, mga brother. Pero hindi, surprise motherfucker sana. Pero hindi na nangyari. Rinka now is just trying to poke Brother Kurt and trying to be aggressive. Pero ito Rogue Boo going on the back lanes. Itutuloy niyo ba? Tinuloy ni Brother Rogue Boo. Ito masyado ata siya malalim. May regen ba, mga brother? 4v1 yan. Masyadong malala. Wala nang pupunta. Wala nang backup coming from, pero hindi, may take ba? Walang na-take, mga brother. Ang na-take lang is si brother, walang exchange. So, Brother Rogbu, dead on the spot, mga brother. That is a 4v1, mga brother. Hindi niya kayo. Pero ito, ang ganda na ejector coming from Rinka. Pero may SS pa si Brother Kurt. Hindi niya kaya ni Leon. Wala pa siya masyadong damage. Pero si Brother Hi-Hi, glorious pathway just to get out, mga brother. Casey trying to go for the kill. Wala, mga brother. Ito, tamang objective lang si King Cutie forever. Yan, that's how you use Hellcurt, mga brother. Objective type Hellcurt, since hindi naman siya panel, since silent siya. Pero ito, naramdaman ni Brother Hi-Hi ang sakit na binibigay ni Brother King Cutie forever together with Ma'am Missy using the Angela, mga brother. Brother Lewin needs to farm, mga brother. They need time for Lewin. Let us check the items. So we only have for Brother Lewin a 3k gold and we have a 3.9 Hellcurt, mga brother. 3.6 naman versus the Esmeralda and may 3.7 naman dito ang ating Uranus. So Leo needs to farm, pero itong Brother Rogue, let's see kung matitake niya ito. Delikado ang sitwasyon ni Brother Rinka. Falling Star Moon, flicker out, just to get out, mga brother. Wala na mangyari, dead on the spot din si Brother Rinka. Rinka down, mga brother, and the bottom lane, mapupush na yan. Walang backup will only come from Hylos, mga brother. Now, tingko hindi niya na may steal yan. He just needs to go to the other lanes, mga brother. Bottom lane will be taken by a team
king lang kita sa Gapo, and in exchange naman top lane, pero ang sama nun kasi nga we have the bottom lane turret and then the turtle was taken by King Langkit sa Gapo. So far mga brother, objective wise lamang na lamang dito ang team King Langkit sa Gapo. Tignan nyo naman ang pera, palaki na ng palaki yan mga brother, 3k 36, papunta na ng 4k gold lead on the side of King Langkit sa Gapo. So yan, pero ejector coming from Rinka mga brother, plus the SS mga brother, Kurt trying to sustain the damage, pero si Mamisi ang ganda na sanib doon, backup na Dark Knight Force being popped up mga brother, just to annoy dito the team Synchronized, pero hindi na nila ituturoy kasi hindi nila alam ang position ng bawat member ng King Langkit sa Gapo. Kissing just trying to invade the neutrals and just minimizing the farm potential of carry mga brother. So maganda yan. Ito, I commend King Cutie Forever. He knows what to do. He knows his objectives and priorities. Pero to 1v1, tignan natin Rogue Boo, feeling the pain of the poison stings coming from Brother King Cutie Forever. Ito din, we have folks coming from Brother Liam. Naka-immortality na yan, mayabang na yan, confident na yan pumasok mga brother. He can pop his last insanity anytime he wants dahil matagal niya masusustain ang damage at matagal din siya matitake down. Pero to Brother Kissy going in with the falling star moon mga brother, Leo low HP, Kissy on the back lanes mga brother. Tignan natin Brother Rogue Boo popping up, popping out his Shenron mga brother. Mararamdaman mo to, Liam mamamatay na. Trying to endure the pain. Pero ito mga brother, pasok naman. Bigla si Brother Hellcurt. Ringa down, mga brother. And high down. Rogue Boo down. 3 down on the side of team Synchronized mga brother. Whereas dito sa team, King Langkit sa Gapo, Liam is the only one down. Pero ito, sunod ata si Brother Lewin. Do we have KC and Macy connection mga brother? Whether is the only player left mga brother? Ang sakit noon. Good now. Is trying to be arrogant in front of the team Synchronized, throwing stickers on their faces mga brother. Ganun na kaya bang ang ating Uranus, cause he knows mga brother, kaya niya na yung sustain kahit anong iba to dito ng team Synchronized. So medyo delikado na ang sitwasyon dito ng team Synchronized. They are down almost 7k mga brother, almost 7k, 6 to 7k gold lead ang meron dito ang team King Langkit sa Gapo. So far, Lewin hasn't farmed well. You can see it's a 0-2-2 standing for Leo, and wala pa siyang endless battle. Whereas dito sa kabila, makikita mo kay Brother Esme Kissy with the Holy Crystal, with the Sight mga brother, going for the Feather of Heaven. Whereas dito sa Hellcurt, we have here going for an endless battle plus the Blade of Despair. Ang sakit na niyan mga brother, and the sustain, nakita mo naman, naka-assault kiras na dito ang ating Uranus, going for the Oracle plus the Talisman. And then we have the Exborg here going for the Bloodlust Axe. And Missy with the... So expect Missy to spam his ulti since meron na siyang fleeting time. So ayan na, they're just trying to go for the brushes and minimize the map vision coming from the team Synchronized mga brother. Mahihirapan na dito, pero ejector, walang nangyari mga brother. We are now 10 minutes in mga brother. Top lane nandun ng Lord, clear wave on almost all lanes mga brother. And Brother Kurt trying to go in, pero King Kito forever scaring the hell out of team Synchronized mga brother. Lewin just trying to eliminate the Lord, pero Kissy planning to go in, pero ito Glorious Pathway activated mga brother. Rogue Boo going in, and then masama atang lagi dito ni Brother King Cutie Forever. Dark Knight Falls, pampatakas lang, pero ito on the back lanes, Liam Delicado low HP, pero si Kissy mga brother pasok na pasok sa banga. Smalling Simon, pero ang ganda lang ejector doon coming from Johead mga brother. Kissy now alone, pero hindi kaya niya i-sustain. Rogue Boo on the back lanes, na-sustain pa rin mga brother. Now, walang casualty on the side of King Langkit sa Gapo. Ang namatay dito sa team Synchronized is Brother Wendell. So, Wendell down mga brother. Wala tayong mage support dito. Objective sa lamba, middle lane and bottom lane turret down mga brother. Open up, almost open up base. Malapit na dito. Objective na lang din ang team King Langkit sa Gapo. They will try to take down the top turret, pero hindi na lang, hindi kaya. Wag na lang. Si Kurt just trying to annoy every player of team Synchronized. Medyo delikado na ang sitwasyon dito ng team Synchronized mga brother. Lewin with no farm at all, that is the problem here mga brother. He only has the endless battle going for the golden staff, and then as you can see Louis only has the necklace of Durance, which is okay naman. Blade of Heptasis plus deadly blade on Johead mga brother, and then going for the BOD naman to si Brother Rogue Boo. So maganda kasi meron tayong deadly blade plus the
the necklace of Durans, since meron tayong dalawang nagsusustain na hero using their shields and regen, we have Kurt and Casey with the Esmeralda and Uranus, mga brother. So ayan, medyo hindi maganda ang sitwasyon dito on the side of Team Synchronized. No, I won't give any any conclusion dito, mga brother, na mananalo agad dito ang Team King lang sa Gapo, kasi we have carry. So as long as he can farm, as long as he can just kill minions, mga brother, minions, he will just try to avoid any clashes for now, and they will just try to go for the for a super late game, mga brother. Tingnan natin, ah, they can just go for this for a super late game, pero tingnan natin, mga ejector coming from Joy, pero ito crowd control from Minyang, mga brother. Ito na Liam, madadown ba si Rinka? Delikadong sitwasyon, pero to brother Kurt going in, pero gumawang in din to din dito si brother Casey, pero hindi na lang Shenron being popped out, mga brother. Just pero ito, backlanes pa ba? Meron pang immortality ang ating Aliyah, mga brother. Pero si Casey together with Missy, masyadong masakit. Pero dito si Missy, meron immortality. Masakit ang sustain damage dito ni brother Casey. Hindi nila kaya masustain ang damage na binibigay dito, mga brother. Objective na lang ba? Pero Falling Star Moon, mamamatay yata si brother Leo. Pero hindi, makakatakas pa siya. Pero meron dito, delikado ang base dito ng Team Synchronized. Tower lock na lang ba, mga brother? Pero hindi, Rinka eliminating the remaining minion. We only have 3 players left on the Team Synchronized, pero nandito pa naman ang kanilang core. So no worries at all, mga brother, kayang-kaya pa to. Bababack out na lang ang Team King lang quit sa Gapo, kasi wala na si Casey. Si Casey, mga brother, and they will just go for the Lord, and kayang-kaya to ni brother King QT forever with the Hellcurt and with the Angelo. So maganda ang nangyari. Grabe ang kunat doon ng players ng King lang yun sa Gapo with Uranus and our Esmeralda. Grabe yun, mga brother, they can just go in, they can just go out without any casualties, mga brother. Yun nga lang, kanina naging casualty is brother Casey and brother Rogue both on both teams. So that is a 1-for-1 trade, pero makikita nyo yung kalamangan ng Team King lang yun sa Gapo. So we have here, mga brother, an almost 14k gold lead, mga brother. Grabe, laki ah. Almost 14k gold lead, mga brother. So we have here Liam just trying to annoy Kurt, and Liam trying to annoy the players of and plus with annoying tactics like this, mga brother, it comes with the damage, mga brother. Pero to King QT forever just trying to go in again. Pag out niya, nagmamba in pa rin, mga brother, pero the Lord trying to kill the turret, mga brother. Ito masusustain ba to ng Team Synchronized? Pero Casey going in with the Falling Star Moon, parating na lahat ng minions. Tower lock na lang ba to? Rogue Boo trying to clear the minion wave down. Sige, brother Hellcurt, masusustain pa ba to? Mukhang hindi na, mga brother. Tower lock na lang. Game 1 goes to King lang kisa Gapo. Good game, well played on the side of Team Synchronized. Nice game, mga brother. Hindi na pinagbigyan dito ng Team King lang kisa Gapo ang Synchronized. Di na sila nagbigay ng opening, and it was a very good well executed plan. Sinatdown nila si Lewin. Sinatdown nila ang carry, mga brother. Kaya walang nagawa doon ng ating carry. Hindi rin wala siya na farm, mga brother, oh. Wala siya na farm with although that is a 9-1, makikita mo naman, mga brother, ang kapatay niya lang is the export on the